Mga kapatid, 12 Pinay ang namamatay kada araw dahil po sa cervical cancer. Ayon yan sa datos po ng DOH. Ito po ang pangalawa sa mga sakit na pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. Pero ang mas nakababahala, karamihan sa mga kababaihan sa bansa, walang sapat na impormasyon ukol dito. Sa pagdiriwang po ng Cervical Cancer Month, tatalakayin po natin ang naturang sakit. Kasama po si Dr. Herdy Luna, isa po siyang oncologist at consultant ng National Kidney Transplant Institute. Magandang umaga, Doc. Thank you for joining us. Okay, Doc. Para po sa kaalaman, pakipaliwanag po ang kung ano po ang cervical cancer. Ang cervical cancer ay cancer na matatagpuan sa kwelyo ng bahay bata o ng kwelyo ng matres. No? Since ito ay matatagpuan sa kwelyo ng bahay bata o matres, no, mga kababaihan ng pangunahing may problema nito, nagkakaroon na ito. No? So tama ka, no, ito ay alarming. No? So pangalawa sa leading cause ng mortality among women dito sa Pilipinas. At dahil ito ay cancer, no? Cancer meaning ito yung mga malignant o masamang bukol, meron kasing pagbabago sa proseso sa katawan na pinagmulan nito, no? Usually, ang katawan ng tao ay merong normal na proseso na tinatawag natin normal cell cycle, yes. No? Pagka halintulad ko siya sa isang pabrika, no? Kung kunyari, meron tayong maayos na pabrika na nagpo-produce ng produkto, no? Yung produkto na yon ay standard o may dekalidad na produkto. Pero pagka nagkaroon tayo ng aberya sa manufacturing nito, sa proseso ng paggawa nito, di meron tayong defective na product. No? So ganyan po ang cancer. May mga bagay na nagdudulot ng aberya sa ating katawan para mag-produce ng mga dekalidad na cells. So ito na yung cancer cells na tumutubo, na dumadami, no, at kumakalat. Now ngayon, for the cervical cancer, no, ang mga sanhi na ito na pwedeng makaapekto sa lining, no, sa kwelyo ng matres. Okay. Ay ang human papilloma virus. How do you get the human papilla? Okay, it could be from a skin to skin contact balat, no? So pwedeng sexual intercourse, vaginal, oral sex, no? Pero meron ding mga pag-aaral na nagsasabi kahit hand to genital pwede ding makuha ang HPV. Oo. Yes. At ang sinasabi, tama po ba na parang lahat po ang mandato po ngayon ng WHO ay assume ng isang OB na lahat ng tao ay posibleng mayroon o carrier po ng HPV? Pwede po yan, no? Napakadami pong tipo ng HPV or human papilloma virus. Mga more than 150 po ang types po niya. Ah, okay. So you get that, sabi nyo nga po, through skin-to-skin contact. Okay, paano pa tayo o nagkakaroon ng problema at magsimula po yung cervical cancer? Oo. So bukod HPV, sa chronic infection ng HPV, pwede din smoking. Pwedeng pag mahina ang ating immune system, no? Kunyari immunosuppressed tayo or talagang mahina lang yung ating immune system. Pwede din po pag kunyari meron tayong multiple sexual partners, marami din yung pregnancies, number of pregnancies, long-term na oral contraceptive pills, at saka yung pagbubuntis sa murang edad, no? Less than 17 years old. Tama. So may mga sintomas po ba ito sa early stage pa lamang ay pwede na po ito maramdaman? Or katulad po ng ibang cancer na mga tridor na kadalasan lalabas o mararamdaman yung mga sintomas pag medyo nasa advanced stage na? Alright. Yung ating gaya ng mga ibang mga cancer, no? Karamihan ng mga kababaihan walang nararamdaman until late stage. Actually nga, kahit stage 4 or yung pinaka-advanced stage, 18%. No, sa kanila wala ding nararamdaman, pero sa oras na mayroon kayong mapansing abnormal sa sa bleeding, no, bleeding sa puwerta, no, whether ito ay abnormality habang kunyari ay yung regular menstrual period ninyo ay naiiba, mayroong tumatagal na prolonged menstrual period, o kaya mas dumadami yung menstrual flow, no, o kaya nagkaroon ng
ng spotting or menstruation after ng menopause. Mm-hmm. O di kaya pag meron kang interval, kunyari ay sa regular menstrual period mo, meron kang naging bleeding in between, no? Mm-hmm. These are abnormal vaginal bleedings, as well as pagka kunyari nakikipagtalik, no? Nagkakaroon ng bleeding. No? These are abnormalities that you should report to your doctor right away. Additional symptoms, no? Could be a discharge, mm-hmm, from your vagina, and also pain during, mm-hmm, intercourse. Pain during intercourse, and then sabi nyo nga po, discharge meaning mga normal po sa mga kababaihan ang may discharge tayo, pero kung iba yung karakter at saka iba po yung amoy, no, mm-hmm, pwede po, ayan, tayong pakonsulta right away. Ang pinakamahalaga po kasi doon, mga kapatid, dapat regular tayo nagpapakita sa ating mga OB-gynecologist. Yes. If you're not sexually active, at least once a year. If you are, every 3 months. Mm-mm. Okay, or every semi-annual. Okay, basta wag po natin kakalimutan na magtungo sa ating mga OB-gynecologist. Panghuli na lamang po, paano po maiiwasan ang cervical cancer, Dr. Luna? Alright. Ang cervical cancer po ay pwedeng maprebentahan through primary prevention, which means active healthy follow-ups, healthy consult with doctors, tapos pwede din tayo eat proper food, no? Vegetables, mm-hmm, fruits, active lifestyle, exercise, no? Mm-hmm. And yung ating secondary prevention would include yung proper additional to primary prevention would be your vaccination, no? Ito yung cervical vaccination for ages 9 to 12 na girls, mm-hmm, no? Tapos to help prevent yung complicated course of cervical cancer, or pwede yung mga high risk HPVs. Prevent acquiring high-risk HPVs. Pero po, for the secondary prevention, you have your screening. So you, mm-hmm, have your pap smear screening starting from age 20 to 29. So every 3 years, you do the screening. Okay. No? Doc, thank you so much for joining us, Dr. Herdy Luna. Siya po ay isang oncologist at consultant po mula sa National Kidney Transplant Institute. Thank you. Thank you. Mga kapatid, silent killer po ang sakit na cancer. At kung hindi maaagapan, sa huli tayo rin po ang mahihirapan. Dahil kailangan ng tamang kaalaman para mapangalagaan ang ating kalusugan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.